Ibigay ko na po kayo ngayon sa atin pong AAT, ang agency, Assets Agency and Trust Program Lead from Global Giving, Ms. Kathy Gordo. Ayan, salamat Ina. Malinaw po ba yung mic? Malinaw, no? Oo. Salamat Ina. Unang-una po sa lahat, maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon ngayong hapon. Alam po namin na parang yung sa mga andito ngayon, excited tayo marinig, no, yung at mas makilala yung layunin ng Abot Kamay Community Solidarity Fund na ipapakilala mamaya. Pero bago ko po ipasa sa CDP para mas malalim na maipaliwanag at maipakilala yung fund, hayaan niyo po munang ikwento ko sandali kung paano ito nabuo. So, ang Abot Kamay Community Solidarity Fund po ay nabuo mula sa Assets Agency and Trust na isang programang naglalayon na mas maintindihan, tuklasin at suportahan, no, ang iba't ibang mga inisyatiba na nakasentro talaga sa komunidad at sa mga grassroots organization. Lalong-lalo na para matignan kung paanong nagtutulungan, nag-aambag-ambag ang mga miyembro at kolektibong kumikilos para dun sa ikakaunlad at pagbabago. Ito po ay sinusuportahan ng United States Agency for International Development o USAID at pinagtutulungan i-implement ng apat na consortium members na banggit na po ni Ina yon, yung Global Giving, Global Fund for Community Foundations, Nonprofit Finance Fund at ang aming national partner, ang Center for Disaster Preparedness. So, naniniwala po talaga ang programang Assets Agency and Trust na mahalagang bahagi ng bawat pagbabago o pag-unlad ang pag-recognisa sa kahalagahan ng ambag at kontribusyon ng mga miyembro ng bawat organisasyon. Talagang kinikilala niya na ang kakayanan at kapasidad ng mga organisasyon ay hindi lamang nakasentro sa pagtugon o pag-comply, no, sa donor requirements, pero talagang sa mga kapasidad na nagpapatatag ng tiwala, hindi lamang sa pagitan ng miyembro o ng leadership nito, kung hindi sa pagitan ng iba't ibang organisasyon o yung mga partnerships. So kasabay po ng tiwalang yun, yung pagkakabuo ng relasyon na nakabatay sa equal o pantay na partnership talaga, na hindi lamang simpleng, alam niyo po yun, yung binabago yung termino. Halimbawa, ano, pag-usapan namin kahapon, hindi na natin ginagamit yung salitang beneficiary, recipient o grantees, pero ganun pa rin naman yung turing o trato. Pero talagang substantial na binabago yung relasyon, no? Sa parang kagaya ng paano nabubuo at ginagawa ang decision sa loob ng partnership. So, yung mga ganong klaseng substantial changes. Dahil po sa sabi ni Ate Linda kahapon, ang tapang ng programa. So, gagamitin ko yung word na tapang. Dahil po sa matapang na layunin na yan, nabuo ang apat na pathways na gustong gawin ng programang AAT. Yung una po ay paglalaan ng mga platform or spaces sa kung saan pwedeng ipagpatuloy ang mga pag-uusap at diskurso para mas mapalalim, no, yung mga ugnayan at interes sa pagtataguyod ng community philanthropy o community-led change. Yung pangalawa po ay continuous na pagsuporta sa pagpapalakas ng mga kapasidad batay sa naisip at napiling priorities ng mga iba't ibang organization sa komunidad. Pangatlo po niyan yung grant making na mas ikukwento ni Tita Lu mamaya. At ang pang-apat na pathway o daan ay ang pag-impluensya sa iba't ibang mga stakeholders para masuportahan ang ganitong mga klaseng aktibidad at proseso, no, na kung saan inilalagay mo talaga yung komunidad sa sentro ng ginagawa at ng programa natin. So, kasama po ng CDP at ng iba pang consortium partners ng USAID, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon at hangad po namin na marinig ang inyong mga tanong at suggestion, ma'am. Maya, marami pong salamat.